tayo sa Ducati Davao. Big shoutout nga pala kay Sir George. Today we're going to do something scientific. I'm 5'6" tall mga kapipip, and titignan natin yung seat height nitong mga motorsiklo na to. Actually, dalawa kasi yung option na mangyayari niyan mga kapipip. If you are planning or if you are dreaming of having or owning a Ducati motorbike, ang una niyan mga kapipip is syempre dapat may cash ka, kasi exotic tong mga ganitong motorsiklo. Mahal sila usually talaga eh. Hindi pong masasabi mong mga doktor, mga abogado, yun yung mga bosses lang talaga ang nakaka-afford nito most of the time. Pero doon sa mga nagnanais na yung tipong hindi sila confident, kumbaga, yun yung pangalawa kasi, yung confidence. So minsan gusto nila magkaroon ng first motorbike na Ducati, pero wala silang confidence kasi nga dahil sa seat height, papadaks lang siya, pero subukan pa rin natin. Tingnan natin mamaya kung pasado ba ang isang 5'6" tall rider sa lahat na seat height nila. Unahin natin si Ducati Fish Fighter. Hindi ito V-Force S-Ter, no? Base. This is for your reference mga kapipip. Ito yung sinasabi nila, 178, no? Magdaan siya mga kapipip. And pinating situation yung mga kapipip. Hindi siya flat-footed, pero if you've learned how to ride a taller bikes, just like the dual sport bikes, masasabi mo magdaan ito kung mga motorcycle na ito. Paano? And it feels like your backups is positioned properly sa seat niya. Hindi aggressive yung kanyang handlebar. So, panalo, if you're going to ask me. Ito, dito nang proceed naman tayo dito mga kapipip. Ito yung gusto ko talagang sakyan dati ba. Matambok yung ano niya, matambok yung tires niya. And this is the Diablo. Paano ba yung pronounce ko, sir? Javel. So, this is the Javel. And kung titignan nyo, it's a closer type looking motorcycle, pero nandun pa rin yung sporty looks. I believe this will be manageable kahit regardless yung bigat niya. Oh, super bigat. Man, almost flat-footed. This is as close as flat-foot as it can get. Ayan, pinipilit ko siya. And positioning niya, closer type, except on the back. Kung naka-position dito yung peg, closer na closer talaga yung dagingan. But this is Javel, and the other one is ex-Javel. Yun ata yung yung sitting position mo. But this one, oh, see? Comfortable. Mabigat, pero comfortable. So, sa mga nagnanais tumalon from 500cc na closer up to 8-liter bike, panalo ang Javel. And kung titignan yung mga kapibig mo, ayan lang po ito. Comfortable talaga, masasabi mo talagang yayamanin itong mga ganitong motorcyclo, and naka-all-ins po siya. Dito naman tayo sa supermoto nila na version. This is as kung titignan nyo, dapat naka-dual sport yung seat type niya, pero ang kapal pa rin dito. Ang lapad pa rin dito, so I believe makukompromise yung seat height nito, pero sa tingin ko kaya po. Kaya po i-1-foot siguro, or tipito talaga. Hopefully this is light. Boy. So ayan, tipito po talaga siya mga kapibib. Pero ang advice ko dito, if you are 5'6" tall, like me, ayan, 1-foot tayo. But single butt cheek off the seat, and mag 1-foot tayo. Kaya naman, and ayan, nakastiki tires ni Jack. Positioning, comfortable. This is as comfortable as it can get. Kasi nga, sporty yung ano niya. Sporty yung positioning niya, naka-supermoto, naka-ganyan. Kumbaga, hindi siya yung tipong nakababa yung handlebar. So, okay siya kung paano. So, ano mo magiging itsura nito, sir? Ano ito ba? Talikod na lang, nakatalikod. So, this is the scrambler. Ito po ba yung pinakamababang scrambler? Scrambler. Ito yung scrambler nila, hindi ko alam kung ano. Kasi ito yung 1100, ito yung desert sled. Desert sled. So, isa sa pinakamataas yung desert sled. Try natin itong scrambler na to. Uy! Ayan, may pag-asa tayo mag-winner big bike. Kung may pang-cash tayo. Ayan mga kapipi po. The positioning on the scrambler, ma-handle mo na maayos. And pati yung handlebar niya, okay na okay. And magkano siya kay papa na? It's not heavy. It's not a heavy motorcycle. And punta na tayo doon
sa Ducati Scrambler 1100. Ayan. Fat all-terrain tires, hindi siya sticky katulad ng ibang motorcycle. This one will be taller. I'm sure of that. And pwedeng ganito yung positioning mo. And pwede din ganyan. As comfortable as it can get. Pero kahit na nakaganito pa, okay na eh. Hindi naman siya pabigatan for a liter bike actually. Hindi siya masyadong mabigat. Kasi yung positioning siguro ng makina. This is Italian V-twin by the way mga kapatid. So masasabi mo talaga na may comfort sa kanila talaga lahat. Pati yung seat eh, tignan nyo oh. Yes, ganda ng pagkakitsura. Artistically done. I love the Ducati stitching here. And subukan natin dito bago tayo mag V4S panigale. Mataas din to. Parang hyper motard. This is one of my favorite Ducati Scrambler. Kasi nga, ano siya, aside from fast house siya na version. This is the desert sled by the way. Naka-altering car siya. And ito yung pinagmamalaki ni Ducati. Ongoing off-road mga kapibig, ongoing back-road mga kapibig, ongoing probinsya mga kapibig. And para sa akin yung price ni Norman Rim dito, napaka-affordable if you were planning to have a middleweight, a big bike, kasi nga, madadala mo to in Philippine conditions mga kapibig. Almost all Philippine conditions. Ang problema lang ito mga kapibig, if you are a learner, mabigat talaga siya mga kapibig. So, may hirap din. Pero yung seat height, susubukan na natin. Hindi. Ayan, ganda niya. Oh my lord. Ito yung gusto ko kay Ducati pagdating sa seat nila. Akala mo mataas, pero kapag inupo mo na yung puwet mo sa upuan, hindi pong parang nakaganon ka oh. Nandito ka. So nakaganyan siya. Ang ganda lang ng itsura kasi. Ayan, tignan nyo na lang sa video mga kapibig. Pwede mong one foot. And akala ko mahirapan ako. And pwedeng naka-tiptoe. Ayan, magkano naman siya. Not bad. Not bad actually. And by the way mga kapibig, dalawa lang big bike ang sakyan ko or na-ride ko in all my riding career talaga. Ninja 400 and ZX-10R, yun lang po. And both of them are actually approachable when it comes to the seat. Pero ito, it's good to know na approachable siya and naka-rise yung handlebar niya. So, ganda, panalo. Hindi natin alam, sure ako masasakyan ko si saka video pa rin ba sir? Kasi mahaba niya. Okay. Paano ba kasi dito? May super support naman tayo. Disadvantage, nakapadak siya. Pero okay lang yung lingkuran eh. So, lingkuran, upuan ko siya. Titignan na rin natin kahit na nakapadak siya. Kung kaya ba ni Baldo or kaya ba ng isang 5'6 tall rider. Takas siya sir ba? Takas siya tungod sa padak? Oo, tungod sa padak. So ayan, sa tingin ko may mababa ba pa to? Mababa, walang padak. Oo, may mababa pa siya. And mag-a-add si Super Sport. Parang siya Ninja 400, ganun yung styling. Hindi siya yung tipong parang kay ZX-10R na yung po. Nakaangat ng konti. Parang this Ninja. Sport, sport touring po ba tawag direct? Super Sports. Iba yung ano niya. Ang ganda-ganda ng itsura. And if you're planning to be in a planning poet mga kapitid, yung tipong gusto mo ng beginner motorcycle, I would suggest two. Isa yung endgame ko, Panigale V2. Super Crush ko siya. Sadly, hindi available dito sa Norman Ring Davao right now. The gorgeous na. Nakakabili lang kasi ni Lady Rider, di ba? Kakabili lang ni Lady Rider ng Davao. Shoutout sa'yo kung gusto mo akong pasakyan ng motor mo, pahirap ng konti, saglit lang. Vlog natin. Okay. And kung gusto niya naman, Super Sport 950. Sabi nga daw nila, this is the grandfather's bike. Binibiro-biro nila sa Amerika. Kasi nga, kahit na naka-sport type yung looks niya, comfortability-wise, hindi ka mangangawin pasta-pasta. Pero, I mean, the looks of it, it can be ridden by ladies, it can be ridden by old men, or it can be ridden by, you know, yung tipong nagnanais sumubok ng beginner motorcycle, kumbaga, or beginner sport bike, para sa atin, Super Sport. Napalisa, ngayon ko lang nag-discovery na isa lang pala sila, na seat, and the seat are nice. Yun yung masasabi ko pagdating sa Ducati.
and V-twin. Italian V-twin siya. And subukan na natin si Ang nga ko ba yung laglag dyan? Big shout out kay sir. This is the last one. Nakapadak stand siya. I'm very sure matitipito ko. And almost flat foot siya. Kung ating tatanggalin ng padak, this is almost... Try lang. 2 million ba ito, sir? Ha? 2 million eh? Mga 1.9 naman ata to. Almost 2 million, no? This is almost 2 million motorbike. At natatakot akong itong ba, Lord. Go. Okay, sige. Look, sir. Kaya sir, ha? Oo, sige. Sige, tapang sige na lang. May diri, manggod ng tilo. Ayan. Ay, hindi. Hindi kaya. Hindi kaya sir, ganito na. Kasi, ganyan na. Baka matumba pa natin eh. Fail! Pero yung mga kabibi pa, I'm very sure kapag wala yung paddock stand, I'm very sure ma-flat cup natin ito. Iba lang kasi yung position ng motorsiklo dito ngayon. And kung titignan nyo, ayan o. Maalog siya. Nakakatakot. And yung casing ng paa ko dito. Sorry talaga mga kabibi, pero I'm very sure matitipito ito sir ng 2 feet. Or otherwise, one butt shake of 1 foot. Pero ang ganda. Thank you sir. Okay. Sir, baka may gusto kayo pa shoutout. Family, kuya, asawa. Shoutout na lang sa Exodus. Ayan, shoutout kay sa Exodus and shoutout kay sirs. Thank you for helping me out, sir. So ayan mga kapipip, dito tayo. Actually, I'm not a big fan actually of the Panigale V4. Pero kung mariregaluhan ka, why not? Para sa akin kasi sobra-sobra yung power nila. Katulad siya ni Street Fighter V4. And ayan, naka 4-cylinder sila. And 200 horsepower. Sobra-sobra na yun in a Philippine street. And para sa akin, Panigale V2, 150 horsepower, tapos bababaan ko na lang yung yung power niya, yung throttle response niya kumbaga, para magamit ko ng maayos. But this one, this is perhaps one of the end game of all motorcycle fans out there. Kung tignan niyo naman, panalo yung itsura. Ganyan din yung kay V2, mas malaki naman ng konti si V4. Ayan mga kapit, subukan ko na almost all the seat height of these motorcycles. Actually, meron sila dito. Ito yung isa sa mga pinakamatataas na akala ko mataas talaga. Approachable naman. And even this one, the hypermotored, akala ko mataas. And hindi naman pala, approachable naman pala ng isang 5'6 rider. And pati ito yung na-expect ko talaga na mababa yung seat height niya. But yun nga, parang hindi din closer yung seat height. Pero... 4'5'6" tall. Yun nga, hindi mo kasi masasabi talaga na pang sayo yung seat height niya, pero abot na abot ko pa rin, I'm sure. And ayan din, meron silang V4. And this one, sure ako abot ko. Hindi ko, ayoko lang sakyan kasi nga ayan oh, baka maihulog natin yung almost 2 million na big bike. So ayan mga kabibig. Pero para sa akin, kung may pera ka and yet you are 5'6" tall, 5'5" at least, sa tingin ko, kaya mo to. And pwede ka mag-beginner big bike ng magandang motorsiklo. This is 800cc, 800cc, 900cc. I think this is already a liter bike. And ayan, 900cc. And liter bike, ayan. Kaya mga kapibay, 5'6" tall. And kung may pera ka talaga, may pang-cash ka, or may pang-bayad ka, at least go visit Norman Ring Davao, an Ducati store, and banggitin nyo na lang pangalan ko kung nagbabalak kayong bumili ng motorsiklo na to. And if you happen to watch this video, it will help me mga kapipip na makapag-produce mo ng video na katulad nito. So that's it mga kapipip. I guess I'll be ending the vlog here. If you happen to like this kind of content, please give it a thumbs up. And if you don't, still give it a thumbs up. And sa mga di pa nakapag-subscribe, hit the subscribe button. It means for free. Hit that notification bell as well. So that's it. Hanggang sa muli. Sa ulitin. See you in the next. Peace.